The king's minter boxes his coins 100 to a box. In each box, he puts one false coin. The king suspects the minter, and from each of 100 boxes draws a random coin and has it tested. What is the chance the minter's peculations go undetected? So ano daw class yung probability na ang pag-misappropriate niya class ng mga coins ng hari ay hindi mahuhuli. Hindi siya mahuhuli. Okay? Yun yung tanong. Ano ang probability na hindi siya mahuli? Naintindihan niyo yung situation dito class? Kasi yun yung natural, yun yung key ng ating solution. Yung maintindihan natin yung situation. So para mas maintindihan natin class, no, gawa tayo ng istorya. Okay, gawin natin itong istorya class. Merong isang minter, taga mint class ng mga coins ng hari. O, sabi na lang natin lang, exaggerate natin class na tinutunaw niya yung mga gold coins. Tapos minimint, parang may hulmahan siya class, hinuhulma para magiging coins na. Okay? So kung sa panahon ngayon class, no, ang tawag natin dyan ay National Printing Press dito sa Pilipinas. Okay? Tagagawa ng pera. Okay? Ang minter na to. Tagagawa ng pera sa gobyerno. Okay? Now, ang ginawa ng minter na to class, ninakawan niya yung hari. Yung ginawa niya. Paano niya class ginawa yung kanyang modus? Sa bawat box, lalagyan niya class ng isang peking coin. Diba? Instead na, kasi ang bawat box, ang laman class ay 100 na coins. Ang sabi dito, the king's minter boxes his coins 100 to a box. Okay? So, bawat box, ang laman ay 100 coins. Yung totoo, yung 100 dapat na totoong coins, sabi natin class, mga gold coins yon. Meron doon isang peke na siningit niya kasi kinuha niya yung totoong coins. Ibig sabihin class, ang laman ng box ngayon ay 99 na lang. 99 na lang class ang totoo. Tapos isa doon ay peke. At nangyari yung class sa lahat ng 100 din na mga boxes. So, ang minter na to nakapag-knockout class ng 100 gold coins, yung tunay na coin. Pinalitan niya din class ng mga 100 peking coin, parang kompleto doon sa loob. Pero peke yung isa, bawat isang box. Inagduda ang hari sa kanya, pinagdudahan siya ng hari class. So, ang hari, sa kanyang pagsuspetsa, hindi pa niya masabi class kung talagang totoo yung suspetsa niya, nagkuha siya ngayon ng 100 din na coins pinatest. Kumuha siya ng sample in statistics na view. O, paano niya ginawa pagkuha ng mga sample? Anong ginawa ng hari? Sa bawat box, kukuha siya ng tig isang coin at random. Kukuha ko dito, tig isang coin bawat box. Okay, meron siyang 100 coins na nakuha. Kasi 100 boxes yun, kinuha niya ng tig isang coin. Ang tanong. Okay? Wala, ano yung probability na walang peking coin nakuha ng hari galing sa loob ng box? Kasi kapag meron dong isang peking coin nakuha niya, managot siya, mahuli siya class. Dito, ano ang chance na hindi siya ma-detect? Ganon yung tanong. Okay? Kumuha yung hari ng tig isang coin sa bawat box. 100 boxes lahat. So meron siyang 100 coin. Bawat box meron ding 100 coin sa loob. Okay? Paano i-solve? Madali lang actually class. Madali lang pag-solve nito class. Actually, maiksi lang to na problem kung makuha mo na class. Ang probability na na hindi siya mahuli, doon lang ang ating i-analyze sa isang box lang class. Isang box lang. Okay? Dapat hindi siya ma-detect, hindi siya mahuli sa isang box. Ano ang probability na mangyari yon? So, pag hindi siya mahuli na sa isang box, ibig sabihin, doon lang siya sa, ang hari class, doon lang kumuha sa 99 na gold coins na tunay na coin. 99 out of 100 na coins. Ito yung probability na hindi siya ma-detect sa iisang box lang. I-100 to na boxes class. Sa pangalawang box, ganito din. 99 over 100 para hindi siya mahuli doon. Sa pangatlong box, ganon din class. Sa pangapat, ganon din. Hanggang sa pang-100 na box, ganito din class. 99 over 100 yung hindi mahuli. Ibig sabihin, itong 99 over 100 plus, ulit-ulitin natin to 100 times. Okay? Erase to 100. And that is the answer. 0.366
You can join, baby. Har, 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 har. Thank you for watching. I hope you learned something. Have a good day. See you in our next video. Bye-bye.